Gaano nga kaya katotoo na ang pagkawala ni Butoy ay siyang magiging daan sa paggaling ng kanyang tatay? Sabi kasi ng anak ko, papa, pag namatay ako, magkakaroon ko yun ng pera na marami. Yan sinabi ng anak ko. Totoo nga sinabi ng anak ko, magkakaroon niya ng pera. Pero ang kapalit siya naman. At hanggang ngayon, wala ngang kasagutan kung bakit kailangan tayong iwan ng mga minamahal natin sa buhay. At kung ano nga ba talaga ang tunay na purpose ni God. At eto na nga yung araw na muli kong binalikan ang tatay ni Butoy. At sa aming pag-uusap nga, naitanong ko sa kanya kung kumusta ang kanyang pakiramdam. Kumikirot dito. Saan po? Dito. Kung ano ito. Kumikirot. Ah, kumikirot. Dahil po nahihinto kayo sa ano? Alap buhay. Para pong nakirot siya pag hindi kayo gumagalaw. Oo. Hindi ko makalangan, hawak-hawak ito. Sobrang sakit. Dito nga ako mas lalong humanga sa kanyang mga sakripisyo dahil mas nasanay na nga sa kirot ang kanyang katawan at di na alintana ang kanyang kondisyon na 25 years niya nang tinitiis at kaya mas nakakaramdam pa siya ng sakit kapag hindi siya nakakapaghanap buhay. At parang ang dinurog ang puso ko nang marinig ko yun galing sa kanya dahil mas uunahin niya ang kanyang mga anak kesa dumaing na nahihirapan na siya. At bakit nga kaya ganun ang mga magulang, no? Lagi nilang sasabihin na okay sila, kahit ang totoo, hindi naman. Hindi rin nila masabi na napapagod at nahihirapan na din sila. Ganun nga talaga siguro ang tunay na pagmamahal ng magulang. Gagawin at titiisin ang lahat para sa kanilang mga anak. Kaya sa lahat po ng magulang, saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong mga sakripisyo at walang sawang pagmamahal sa amin. At para nga maibsan ang lungkot na nararamdaman ng tatay ni Butoy, hindi ko na natiis na sabihin sa kanya ang dala kong magandang balita na bumuhos nga ang tulong na pinapaabot ng ating mga kababayan para sa kanyang operasyon. At hindi ko man po kayo maisa-isa, sobra-sobra po akong nagpapasalamat sa inyong mga pinaabot na tulong para sa tatay ni Butoy. At si Lord na po ang bahalang magbalik sa inyong mga kabutihan. At maraming salamat po sa inyong tiwala na ibinigay sa akin. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, and 11. 100, 250, 60, 4. 111,264, kuya. Marami po salamat kung sino tumulong sa akin. Papasalamat po. Maraming maraming salamat. Napapa-opera na po kayo. Oh. Yan po kuya ay dahil nabanggit po doon sa video na inaalala nyo po na hindi po kayo makapagpa-opera dahil iniisip nyo po yung ilang buwan na mahihinto po kayo. Kaya ito po mga kababayan po natin, nagbigay po sa inyo at nagtiwala po sa akin na maipaabot po yan sa inyo. Marami pong salamat sa kanila.
ang tumulong sa akin. Makakapagpa-opera na po kayo. Maraming salamat. Hindi dahil sa inyo, hindi mo papa-opera, makakapa-opera ang tulong nyo. Sabi kasi ng anak ko, pa, pag namatay, magkakaroon kayo ng pera na marami. Yun ang sinabi ng anak ko. Sinabi niya sa akin. Ni Butoy. Yun sinabi sa akin ng anak ko. Salamat. Papasalamat sa anak ko. Yun ang sinabi niya sa akin. Tutungan sinabi ng anak ko. Magkakaroon niya ng pera. Pero ang kapalit siya naman. Alam ko po tayo na masakit po tanggapin. Pero tingnan niyo po na in a positive ways na lang po na kapag wala po ni Butoy, ay siya naman po na paglakas po ng katawan niyo para mas maalagaan niyo po ang mga anak ko. Nakakalungkot lang po talaga na bakit kailangan pang mangyari yun bago po kayo maoperahan. Pero isa lang po ang gusto kong sabihin sa inyo na sana po ay gamitin po natin ang pera sa maayos. At syempre, siguro po ay pwede na po kayong magpa-opera at wala na po kayong iisipin sa ilang buwan nyo po na pag-i-stay. At kung meron pa po akong maitutulong, magsabi lang po kayo sa akin. Wala pong problema yan, gagawan po natin ang paraan. Maraming pong salamat. Yun po, no, ulitin ko lang po sa inyo, sasamahan ko po kayo para po talaga na malaman po natin kung ano po magiging proseso at kung kailan po kayo mag-i-schedule. Papasalamat din po ako syempre na pinagkatiwalaan po nila ako at pinagkatiwalaan nyo din po ako na mapaabot po sa inyo yung mga tulong na bigay po ng mga kababayan natin. Kaya nagpapasalamat din po ako sa talagang tiwala at suporta po na ibinibigay po na ng ating mga kababayan. Kaya sana po kuya ay ano natin, gawin na po agad natin, no? Bukas. Banggitin ko lang po kuya kung sino po yung mga nagpaabot ng tulong, ha? Yung 3,000 po from Edwin De Dios ng Poral, Pampanga. 1,000 from Ma'am SP. 500 from Edsel Gibada. 200 from UM Khalid. 300 from Celine Uy. 1,000 from Peachy Lay. Leia Peachy. 237 donation from Minnesota, USA. 500 from Jasmine and Eric. 502 from OFW in Qatar. 200 from Claire Quinonola. 500 from Libby Gill. 1,000 from Annabelle Plenos. 300 from Trini Gray Acosta. 200 from Robili Pasinabaw. 15 Pastor Ed from Imus Cavite. 300 from Emma Ruth Mampay. 100 from Maui. 200 from Julian Rosendo. 500 from BTS Army Luzon. 2,000 Genesis Kiambao from Canada. 500 from Gracia Aguas. 250 from Leila Lopez. Lahat po ng pera ay nagkakahalaga po ng 111,264 pesos. May mga bagay man siguro tayong hindi maintindihan sa ngayon kung bakit ito nangyayari. Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi nagkamali si Lord na ilagay tayo sa mahirap na sitwasyon. Dahil siguro may gusto siyang ituro sa atin o ipagawa sa atin. May purpose at may rason ng lahat. Ang kailangan mo lang ay magtiwala sa Kanya.